ko kaya yan. Ito lang ang kaya ko. Mahina ako dyan. Hindi ako magaling dyan. So, paano na lang ang buhay ko? Wala na akong kinabukasan. Ito lang talaga ang kaya ko. So, pag sinabi natin sa ating sarili na hindi tayo magaling, na mahina ako dyan, na ito lang ang kaya ko, ayun naman talaga yung kaya ko eh. Hindi ko talaga ako magaling dyan eh. Oh, anong magagawa ko? Ayun talaga, isinilang talaga akong ganun. So, ibig sabihin, may pinili pala ang Diyos kung sino ang pwedeng maging magaling at kung sino mahina. Pag sinabi mong hindi ka magaling, sinabi mong sarili mo na mahina ka, na ito lang ang kaya ko, eh, period. Anong maiisip mo? Anong nararamdaman mo? Pagka yung mga salitang yan, ang lagi mong binabanggit sa sarili mo. Wala nang progress, wala nang development na kayang ilabas ang sarili mo. Dahil you define yourself na ito lang ang kaya ko. Kasi kung ito ang dinidikta mo sa isipan mo na itong naglilikas ng ating realidad, ayun ang magiging karanasan natin. Gusto mong subukan ang isang oportunidad pero takot kang gawin dahil ayaw mong magkamali ka. Dahil sinasabi mo ngang hindi ko kaya, ito lang ang kaya ko, mahina ako dyan. Huwag kang matakot na magkamali. Dahil ang pagkamali is bahagi yan ng ating progreso. Hindi naman natin malalaman ang araw kung walang gabi. Hindi naman natin malalaman ang gamot kung hindi tayo nagkasakit. Hindi naman natin malalaman ang pagtayo kung hindi tayo nadapa. So, paano natin malalaman ang tama kung hindi tayo nagkamali? So, huwag kang matakot dahil bahagi yan ng ating progreso. Kung nagkamali ka man ng 10 beses, kahit na sabihin natin 100 times, at gusto mo yung isang bagay na yan, huwag kang tumigil. Dahil pag alam ni God na yun talaga ang gusto mo, kahit na 1,000 times pa yan, kagaya ni Edison, yung nagka-discover ng ilaw, 1,000 times, siyang nagkamali pero hindi siya tumigil. Sa palagay mo kung tumigil siya, naging successful ang kanyang invention. Hindi tayo nakinabang ng ilaw ngayon. Sa Henry Ford, mayroon siyang mga engineers na kailangan ang series ng engine na yun ay kailangan paandarin. Pero hindi nila mapaandar. 6 months na hindi pa rin nila napaandar. Pero sabi ni Henry Ford, paandarin nyo yan. Aandar yan. So, hindi rin tumigil ang mga engineers kasi yun ang utos sa kanila. So, alam ni Henry Ford na sa pagpupursige niya, siya ay magiging successful. At nangyari in 6 months, umandar. Nakita nila yung technique kung paano pandarin. Ibibigay sa'yo ng lahat ng ways, lahat ng sagot. Dahil kay subconscious lang lahat ng solusyon. Kung ano ang ma-impress nito through our conscious mind, yun ang i-express niya sa space, sa environment, or sa ating manifestation. So, huwag nating i-define o limitahan ang ating sarili sa kung ano ang ating kaya. Huwag mong sabihin na mahina ka dyan. Subukan mo, sabihin sa iyong sarili palagi na ako ay magaling, kaya ko yan. Wala kang hindi makakayanan kung ikaw ay naniniwala sa iyong sarili na may kakayanan kang resolbahin ng anumang problema. Ang sumunod, huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Kasi ang nakaraan nga naman ay tapos na. Hindi na natin pwedeng baguhin yun. Okay lang na isip-isipin mo ang nakaraan kung itong nakaraan ay nakakapagbigay ngiti sa iyo ngayon sa kasalukuyan. Pero kung itong nakaraan ay nakakaapekto sa iyong isipan, sa iyong karanasan, ay huwag mo nang isipin yon. Dahil hindi mo na pwedeng baguhin yon. Lahat tayo nagkakamali, nagkasala, o anumang failure natin sa nakaraan, part yun ng ating pagkilala sa ating
buhay. Panglast, huwag nating hayaang ibigay natin ang kapangyarihan natin sa kanila sa pagtuon natin ng kung anong sinasabi ng iba laban sa atin. Minsan, nakakapanghina na kung saan pa yung malapit sa buhay mo, yun pa ang magbibigay ng kahinaan sa'yo. Yung kaibigan, kapitbahay, kadugo, kapamilya. So, imbis na mag-grow ka o mag-improve ka sa sarili mo, is sila pa yung nagpapababa sa kung ano ang kaya mong gawin. Para mapaglabanan yan, wala tayong control sa kung anong sasabihin nila. Pero tayo ang may control kung ano ang pwede nating ipasok sa ating isipan. So, hayaan mo silang kung anong sasabihin nila. Huwag kang magpa-apekto. Mag-focus ka lang sa kung anong gusto mong gawin at sa kung anong gusto mong maranasan.